hit the subscribe and bell button below to get notified every time I upload new video. So for today's video, and today is January 24, 2019. So for today's video, I'll be comparing these two products, the Magic Pants Magic Powder. Makikita nyo kung may magic ba talaga, kung may himala ba talaga dito. At saka yung RCMA na Translucent Powder. This is really common sa mga makeup artists. So you will see guys kung ano ba talaga, which side yung RCMA at Pants Pants Magic Powder. And yun na nga guys, yun lang naman ang i-review natin, which one is worth buying for these two products, okay? So thank you for watching. If you're interested to watch this video, please keep on watching guys. So without further ado, let's start! So as you can see guys, tapos na ang aking kilay. So ang next step na natin is foundation. Maka-foundation ako. And gagamitin ko ulit yung Dermacol na 222 ang shade. At masyado kasi itong maputi, kaya inimix ko with ano, with BYS in the shade light beige. This is cruelty free pala. Sorry guys, nakalimutan kong i-click. Tapos mag-consider na ako using Fit Me na ang shade ay light. Magbibake na tayo guys. In the left side, ang gagamitin ko is si Pants Magic Powder. Let's see if magic na ba talaga. Kasi the last time that I used this, nag-ano siya, yung tawag doon? Nakalimutan ko tuloy. Naging dark, super naging dark yung skin ko. Nakalimutan ko tuloy yung tawag doon. And then sa right side naman is yung ano, RCMA na Translucent Powder. Okay, ang nakasulat sa likod is that the perfect universal setting powder for all skin types. Translucent powder contains absolutely no pigment, no perfume, no fillers, and will never alter your foundation, shade, or natural skin tone. It will set your makeup with a flawless finish that wouldn't cause a flashback. Let's see. Okay? Para makita natin yun ang bonggang-bongga. Bonggang-bongga. Mag-bake tayo, guys. Oh. Nakasilpa siya doon, oh. Kita niyo ba? Nakasilpa. Okay. It claims na wala daw amoy. Oh, nakasilpa. Nakasilpa siya. Ano? Wala kang amoy. Iset muna natin ang ating buong mukha. Sa kamay ko na nilagay ha. I-set ko muna ang aking mukha this right side before ako mag-bake. Okay? Dito lang. RCMA. Hindi naman ako sedik. Kita niyo ba guys? Ito yung RCMA. Nagre-react din yung skin ko. Super oh. I-try naman natin si ano, Pants Magic Powder. Dalasan rin na ginamit ko to, with powder lang talaga. Nag-react din yung skin ko. Yung nag-react na asing, nag-darken talaga yung skin. Hindi naman ako acidic. Hindi lang guys. Sa palette na range. Ito mabango. Mabango. The problem is, nag-react talaga yung ano ko, skin. Hindi ko alam. Or baka depende lang talaga siguro sa ano. Depende sa ano? Tawag doon. Kita niyo ba? Mas nagda-darken ito. Hindi ko alam kung nakikita niyo kung nakaklaro niyo ba. Pero mas habang tumatagal na nagiging dark. Klaro ba? Hindi naman aesthetic yung face ko. Bake lang ako. Let's
eyeshadow Natalia Nuguera Vera Light. I'm gonna use this, my favorite eyeshadow palette, the Magic Pro Professional Cosmetics. Tapos, dito na. Ang kuha lang ako dito ng ano black. Dito lang. Ito na lang. Papatong ko na lang siya dito. Kakamain ko na lang. Dumihan, oh. Sige na. Tanggalin lang natin yung powder. Kunti lang tayo, guys. Very, very light. Ewan ko kung nakaklaro sa camera, pero super duper dark na ng dito na side. Pero dito, may pagka-yellowish. Pero dark pa rin. Pinapapawisan ako. Mag-lash on ako, guys. Ang gamitin ko is simple pretty ito na ano, na blush on. Tapos pinagsama ko lang siya dito. Simple pretty na blush from Avon. Tapos. Next is highlighter. Nagiging favorite ko na ito. Ito lang siya. Black rin. Sponge. Kukunin ko yung ginamit ko kanina. Ito. Put this here. The last one is mag-lipstick muna tayo. The True Color Stellar Celebration Perfectly Matte Lipstick in the shade Marvelous Mocha. This is my favorite lipstick. Marvelous Mocha. So, wasting your time, guys. Ang gusto kasi dito guys is that kahit dry yung lips ko, hindi siya nag, ano yan, hindi siya nag-set in tone sa mga dry patches ng lips ko. Kaya gusto ko to. So, that's it guys. Ilalagay ko lang yung eyelashes ko, then I'll be back for
for my final look. I bought this both in Shopee. Kung napanood niyo yung past videos ko regarding my Shopee haul, this too is one of it. Kasali. This is in packaging, yung mga normal lang naman na package. This is worth 85 pesos. 85 pesos. And then, normal lang naman yung mga nakalagay. Like the usual powder lang naman. Wala nothing special on it. And then, and magic na ba? Hindi ito para sa akin, on my own opinion. Iba-iba naman tayo ng skin type, pero ito talaga nag-oxidize siya. As in, nagiging dark. Kung, hindi ko alam kung nakaklaro niyo, pero as in, as of now, super dark. Super, super dark. Hindi lang siguro halata kasi dahil sa palightening ko. So, siguro, para sa skin type ko, baka ang magic na ginagawa niya is pinapadark. Mas lalo na pinapadark yung skin ko. Dahil hindi naman talaga ako maputi. Normal lang naman yung skin type ko, pero no ako dito. Hindi ko na-try kung may original ba nito, pero mostly na nakikita ko is that hindi ko alam kung may original. Let me know para matry din natin, para mapag-compare natin yung original at saka ito. Okay? So, the next is RCMA, translucent powder. We all know na may original din ito, pero hindi rin ako nakatry. So, pag nakaluwag-luwag na tayo sa 4-piece, baka makabili na tayo ng orig. So, it claims na wala rin amoy. No flashback. No flashback talaga siya. Maganda naman siya. Maganda naman siya, kaso medyo nag-oxidize din yung skin ko. Or baka lang talaga dahil, pero hindi naman siya yung totally talaga na nag-oxidize. Slight lang nag-oxidize sa skin ko yung product. So, we'll see. We'll try it again with the original one na. So, inshallah, we'll try it. So, puro so na naman. This is worth 80 pesos. Pero kung ipagko-compare mo siya doon dito, mas gusto ko to compare dito. Kasi nga, ewan. It's same lang naman sila ng original na packaging niya. Ang hindi lang natin nasubukan is yung original niya. So soon, inshallah, when we have already enough money, we can compare it. Okay? So, yun lang yung review ko. Both sila nag-oxidize sa skin ko. Hindi ko lang alam sa, depende siguro sa skin type. Pero both talaga sila nag-oxidize. And, if papipiliin ako dito sa dalawang to, ito talaga yung mas preferred ko compare dito. Kasi ito lang, grabe, nag-oxidize. Hindi naman acidic yung balat ko or kasi ang lakas kong uminom ng tubig. So, let me know guys if you tried it. This also, kung ganun din ba ang effect niya guys. Para malaman ko kung sa akin lang ba talaga. Or baka depende lang talaga yan sa skin, diba? So, that's only my final thoughts. So, that's it for this video guys. Hope na-enjoy nyo yung video. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, don't forget to click the subscribe and bell button to get notified every time I upload new video. And that's it for this video guys. Thank you for watching and God bless us all. See you on my next one. Bye. Every single day.